Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, magre-review tayo ng 2 vacuums. And yes, 2 vacuums siya. 2? 4 na to. So 2 vacuums yung isi-share ko sa inyo or ipagko-compare natin. So yung brand niya is Derma. So lahat sa inyo or marami sa atin na familiar na sa Derma, and syempre lalo dyan sa mga member ng home buddies and sa mga kapitbahays dyan. So ayan, kung lagi kayong tambay sa home buddies and lagi kayong alam niyo nasa trending, sure ako na familiar kayo dito sa brand na to and sa trending na vacuum na to. So yung una kong sinasabi sa inyo na trending sa Derma or sa home buddies is yung kanilang DX700 na vacuum. So yung itsura ng DX700 is ganito. Color white lang siya and may iba siyang color, which is yung kulay black. Ganito yung pagka-black niya, guys. Lalagay ko dito yung picture. Ayan yung kanyang pinaka-itsura. So, gamit na gamit to sa amin actually, kasi ito yung una naming vacuum dito sa bahay. Medyo may kalat pa dito kasi kaka-vacuum ko lang kagabi. So, ito yung DX700. And ito naman yung latest ng Derma. Isa sa latest ng Derma na vacuum, which is yung DX810. So, kung pagkukumparahin nyo sa itsura, parang kung titignan, di ba guys, as in parehas na sila. Sa colors lang or sa color lang talaga nagkakatalo. Kasi itong bago ng Derma na DX810 is dark blue yung color niya. And may touch ng black or may mix ng black. And ito naman kasing DX700 is ang color na available nito is white and yung black nila. So, sa itsura, as in parehas sila. Parehas sila ng ganyan na brush and parehas din sila ng mga meron dito na ilalagay dito. And sa size, I think parehas sila. Sa color lang sila nagkatalo talaga, guys. As in, tingnan nyo. As in, parehas sila ng display or parehas sila ng mga meron netong Derma DX700 and yung DX810. So, kung meron ganito sa Derma na DX700, meron din sa DX810. And actually, as in talaga, magka-size sila and sa color lang sila nagkakaiba. And, di ba meron din ganito? Meron din ganito. So, ayan. Ito yung sa DX700, yung white. And ito naman yung DX810. As in, formang-forma, parehas na parehas sila. Walang pinagkaiba, guys. Sa pinagkaiba lang talaga is yung color. So, parehas silang ganyan and ganyan. And pagka binaliktad nyo, parehas madumi. So, ayan din yung nasa back niya. And yung pinaka parang handle is same lang sila. Ayan. So, eto, may ganito rin tong Derma. Wait, Derma DX700. Nandito lang yun sa box. O, ayan. O, diba? Sabi ko sa inyo, meron din tong white. So, medyo mas bago kasi to. Ito yung DX810. Usap tayo ng konti. Ay! Tapos, ayan yung kanyang handle. Tama ba? Ano bang tawag dito? So, ayan. Ayan. Parehas na parehas sila. Walang pinagkaiba. Kung may pinagkaiba man talaga, sa kulay lang talaga, guys. Same sila ng size. Same sila ng kung ano yung nasa box. And sa performance, let's see kung anong pinagkaiba. Question na is, ano nga mong mas maganda? Ano yung performance nila? So, ilalagay ko dito yung clip ng ginamit ko sila both na sabay, which is sabay silang umaandar na nagtry ako na naglagay ng kalat dyan. And same lang din ang amount ng kalat para fair lang, di ba? Kung ano talagang mas maganda. So, sa performance talaga magkakatalo, guys. Kung ano yung mas maganda, is it DX700 or DX810? So, ayan. Panoorin nyo na lang palalagay kong clip para makita nyo kung ano talaga mas maganda. A few moments later. To be fair lang, guys, sabay ko silang ginamit and sabay ko silang finial na nilagyan kung ano yung pwede nilang ihigop doon or ilinisin. So, to be fair, yung Derma DX700 kasi a year ago na siya na lumabas and super nag-trending siya. As in, ang ganda kasi ng performance din niya, guys. Actually, talaga,
nung unang labas nito, super ganda niya and super nahikayat talaga akong makabili ng ganyan. And nakakatuwa pa kasi, white yung color niya. Black sana, kaya lang parang ang sad nung color nung pagka-black. Ang ganda ng white color na to, kaya yun yung napili namin. So, ayan na nga. Yung Derma DX700, since last year siya nag-trending, super daming bumili and super ganda ng reviews niya. Maganda rin siya actually kasi apakadami rin naman at ilang beses na namin siya nagamit sa bahay. Sa mga sulok-sulok, okay naman yung performance niya. Pero, syempre, naglabas na naman si Derma. Syempre, nag-upgrade tayo and syempre ako gusto ko ma-upgrade din yung vacuum and matry ko din kung ano bang pinagkaiba nila. So, ayan. Nakita ko may dark blue series si Derma. So, hindi na ako nagdalawang isip na bumili. Since nag-11-11 naman, ayan, nakabili ako ng Derma DX810. So, ito na nga. Nagamit ko na siya ng ilang araw and masasabi ko na okay din yung performance niya. And kung sa budget naman or kung magkano yung budget nyo, okay din, swak sila parehas. Depende syempre sa budget nyo, pero sa akin kasi parang mura na sila para sa ganyang performance. So, eto na, ano nga bang pinagkaiba nila ako? O ano ba yung napansin ko na pinagkaiba nila and ano ba yung mas magandang performance? Is it DX700 or DX810? So, kung tatanungin nyo ko, ako kasi, sasabihin ko lang sa inyo, depende sa pangangailangan nyo and depende sa budget nyo. Kung kayo may budget naman, pwede nyo naman bilhin yung DX810 kasi hindi naman siya ganun ka-pricey. Mahal lang siya ng konting-konting-konti, as in konti lang sa DX700. Kasi yung DX700, I think, nasa around 1,599 siya or 1,600. Ito naman DX810, kapag sale siya is 1,900 plus siya. Pero actually, ang real price niya or yung regular price niya is 2,000 something. And ang masasabi ko lang is, okay naman siya pareha sa price niya and sa performance kasi ang napansin ko kay DX700, nakakahigop siya ng mabilis din. Pero yung DX810, kung mapapansin nyo sa video ko, mas mabilis siyang makahigop at mas madali siyang maka-detect ng kalat. So, tama ba maka-detect? So, ayan. Mas napansin ko na mas okay si DX810. Since bago siya, bago upgraded version, mas maganda talaga siya. Pero when it comes naman sa performance, same lang naman silang okay. Pero kung tatanungin nyo ko kung ano yung mas gusto ko, syempre, mas gusto ko yung DX810. Bakit? Kasi bukod sa okay naman yung price niya, upgraded siya and mas mabilis talaga siyang makahigop at madali lang talaga niyang makuha and nalilinis niya talaga ng mabilis yung mga nililinis ko. Actually, okay naman si DX700 kaya lang talaga mas upgraded and mas mabilis siya at hindi ko na kailangan magpabalik-balik pa para mag-swipe dyan or maglinis dyan, mag-vacuum dyan sa lilinisan ko. Hindi katulad ni DX700 na medyo mabagal siyang makadetect ng kalat and kailangan ko pang pumalik-balik para lang malinis kong maigi yung dapat kong linisin. And guys, I hope this video help you to decide kung ano mas gusto nyo. Is it DX700 or DX810? Pero syempre, nasa sa inyo pa rin yan kung anong gusto nyo. And pares naman silang okay, kaya bahala kayo kung ano yung budget nyo. Pero ako mas okay ako kay DX810. So that's it for today, guys. If you like this video, don't forget to give me a big thumbs up. And don't forget to share and subscribe. Don't forget to click the bell button para every time na nag-upload ako, updated kayo. I'll see you again on my next vlog. Bye, guys!